إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa araw na ito ay papasahin naman natin ang huling uri ng rules ng sakin o ng Panguin ang patungkol sa ikhfa. Ano ang mga letra nito? Anong mangyayari kapag mayroong nun sakina or nun Panguin na kasunod niya ang ikhfa? No? So actually ang ikhfa ito ay nangangahulugan kapag pinasundan siya ng 15 letters na ito, ng nun, pinasundan. So, ang nun ay nagtatago sa lugar ng mga makrads nito. Ibig sabihin ng ikhfa, hiding. Nagtatago ang nun kung saan nakalagay ang makrads nito sa loob ng ating mga bibig. See? So, ibig sabihin, hindi mo inilalagay sa tamang posisyon ng nun, bawa min, no. Ilalagay mo kung ano ang kasunod niyang ikhfa letters, doon mo ilalagay ang yung dila sa pesto noon. No? Inshallah, paliliwanan natin, pag may sample na tayo, makukuha nyo yan. Okay? Sa English, kung makikita natin sa English, sabi natin, in. Pag dinagdagan natin ito, ink, nakalagay siya sa ink, in, sa K. Ang nun nakalagay sa K. Diba? Hindi na in, ink, ink. See? Okay, ganun din sa Arabic alphabet. Ang nun kapag mayroong ikhfa letters ito, ta, sa, jim, da, zal, ra, zay, zay, shin, sod, sin, shin, sod, dod, to, va, fa, op, at saka ka. Kapag kasunod niyan ang nun sa akin, o sukun, o tanwin, ang nun ay nagtatago kung saan sa mga letrang ito nakalagay ang posisyon. Doon siya ilalagay ang posisyon ng nun. Doon siya magtatago ang nun. Nagtatago siya sa lugar ng mga letrang ikhfa ang nun. Okay? Magbigay tayo ng sample ng sa ganun ay makuha natin ang ibig ko sabihin. Pero tandaan natin, ang ikhfa ay nahahati siya divide into two types. Of course, meron tayong tapkim letter at tarkik. So, ang tapkim na dalawa, nandoon na sila sa idhar, ang gay at saka ka. So, wala na dito sa ikhfa. Meron dito natitira na tapkim letter itong apat na ito, ay itong lima na ito. See, magkakasunod sila. Ano? So, itong Q. So, sod, bod, toda, at saka Q. Sila ay tapkim letters. Of course, kapag dumating doon ang nun dito sa limang ito, of course, ito ay nagiging tapkim ang kanyang sounds. No? Nagiging tapkim. So, inshallah, aabot tayo dyan. Inshallah. So, magbigay muna tayo ng sample unang-una sa ta para makuha natin ang ibig kong sabihin. Ta. So, nun sakin, ito ang nun sakin na. See, nakikita nyo? Ang kusunod niya ay K. Huwag muna sana ako dito, pero nandito na ito. Ito tayo dito, dito tayo dalawa. Ayan, so, sukun. See, sakin na. Okay? So, dito, alimbawa dito sa in, andyan naman ang K. Yan. Andito ang cap. Ang pagbigkas ng cap ay hindi katulad ng Q o cop. Ang cop, heavy ito, nakanganga. Cop. Ang cap, even na nakatikom ang bibig mo, cap. Okay. See? So, ganun ngayon. Ang pesto ng nun, bibigyan mo itong gunna. Meron lahat gunna ito. Tandaan nyo, may gunna lahat ng ikhfa. So, pag binigas mo ang in, pupunta sa pesto ng cap. So, instead na doon sa in, hindi. Doon sa pesto ng cap. In, so, nasa key ako. In, ko. See? In, ko. Pag bigkas ko, nandun ako sa key.
in nakatago ako sa I sa letra ng K tulad ng in. Tapos dadagdag mo K ink. So doon ako ink ink. See? Okay. So inkunsi dito ako ngayon. Dito tayo sa T. Ang T ang pwesto nito ay sa likod ng ngipin sa pagitan ng gilagid. Ang nun tataas ka doon. Nun taas sa lampas sa gilagid. Ang T sa pagitan ng ngipin na dulo at gilagid, nakatusok doon ang dulo ng dila. So doon ka po pwesto dahil T ang kasunod ng nun, hindi doon sa lugar ng nun. Magtatago ang nun doon sa pwesto ng T. Yun ang ibig sabihin ng ikhfa. Ang nun nag-hide siya sa pwesto ng mga makrats ng mga 15 letra nito. So pupunta ka sa letter T instead na kun sa nun, kun tung no. Sa T ka pumunta. Kun tung. Pagbigkas mo, nasa T ka. Kun tung. See? Nasa tiyan. Wala ako doon sa pesto ng nun. So, ang nun, pagbigkas ko dito sa kun, nasa tiyan ko. Kun, tum. See? So, babasahin nyo ito, mayroong gun na. In, kun, tum. In, nasa kiyan ko. In, instead nasa in, no, sa kiyan ko. In, kun, nasa tiyan naman ako. In, kun, tum. Okay? Another example, itong an. So, kasunod nyo pa rin ang T. So, doon tayo sa T. An, see, may gun na. Antakula. Antakul. Pag ni-stop mo. See? Okay, mag-arin, nisukun. Haba siya. An, nasa T ako. Antakul. So, another example tanwin. See? Nauran. Nauran. See? Na nuran, nuran, nuran. See? Ang kasunod niya, T. Nu, siya, T ako. Nuran, T ako. Nuran, nasa T ako. Nakatusok ako sa letter T, hindi sa nun. Nuran, Samson, Samsona. Nuran, nasa T ako, ha? Nuran, Samson. Iyan ang ibig sabihin ng ikhfa. Instead na pumunta ka doon sa pesto ng nun, hindi. Pupunta ka sa pesto ng lugar ng mga ikhfa ito. Kaya kapag tumama ka sa mga tapkim, magiging tapkim ang tunog ng nun na ito dahil nakapesto ka sa tapkim. Okay? Alam ba, sample ako kayo. Q. O. Okay? Punta ako sa waidan kalabo. Idan. O. Okay. So Q. Pupesto ako sa Q. Pagbanggit ko ng idan, doon ako sa Q. Waidan. See? Waidan. Ko. Q ako. Waidan kalabo. See? Nagiging tapkim dahil tapkim letter kasunod ng nun sakin o nun tanwin. Dapo tayo sa sa. See? Man. Mansakulan. Okay? Mansakulat. So, nun sakin. Okay? Nun sakin. Then kasunod niyang sa. So, ang pwesto lang sa saan? Kagat. So, man. See? Nakagat na. Mansakulat. See? Mansakulat. Sinakapesto ang kasunod ng nun, nagtago ang nun sa pesto ng sa makrans. Sa man, sa kulat. Pag binigkas mo, nandun na yung pesto yun, sa kulat. See, yun ang ibig sabihin ng ikhfa. Ang nun, nagha-hiding siya sa kasunod ng mga makrans ng mga letter na ito. Doon siya pumupunta pag binigkas mo ng man, you know, hindi man. Man, nakasati ka, TH. Man, see, instead na man, man, nasa TH ka, doon sa kasunod niya. See? Nagtago yung man dito sa T. Instead na man, tatago siya doon, pupunta siya, man, nakakagat siya sa TH. Okay? Okay, so may good na lahat ito. Huwag niyong kalimutan. Ma, paano naging ma? Alipmanda, kasunod niya ang hamsa. 4 to 5 to. Ma, an, nasa TH ako. Ma, an, sajaja. See? Ma, an, sasa. Nasa TH na ako. Ma-an sa ja-ja. See? Okay. So another, ang gym. Gym. Ang G. See? Ang jay. Ang jay. So kasunod ng nun sa akin ay J. So ibig sabihin kasama siya sa letra ng ikhfa. So pag kasama siya sa letra ng ikhfa ang J, o naman letra ikhfa, itatago mo ang nun pag binigkas mo sa ikhfa na letra. So, pupunta ng gym. Gym. Nakadikit doon ang dila mo sa taas ng ngalangala sa roof. Okay? So, instead na tumusok ka doon, nun, no, wag.
punta ka doon sa gym. Anji, nakatest na ako. Anja. Pag binigkas mo, nandun ka na sa G eh. Hindi ka na hahanapin mo yung G, no? Automatic, nandun ka. An, no, nasa G na agad ako. An, instead na an, anji, anjay na akong, nasa G ako. An, nasa G. An, pwesto lang makarad sa G, gym. Anja. See, pag bigkas ko, nasa JK talaga ako, hindi na, kasi doon lang ako automatic tumakbo. Ang nun, pumesto dyan so sa pesto ng gym, sa makras ng gym. Anjay na akong, see, waamba, yung mim to mim, sa akin meron din gun na ito. Waamba man, see, nasa gym ako, gym. Waamba man, nasa gym ako, mamanja, okay, or either na, sabaran, nasa G ako, sabaran, see, sabaran, G na ako, sabaran, Jamila, see, so ganun din sa da, sa da, in da, ito ang nun, kasunod niya da, tago ka sa da, saan ang peso ng da, kamukha ng T, nandun siya sa pagitan ng gilagid at dulo ng ngipin, in, see, instead na in, doon ka sa da, in da, pagbigkas mo, da na eh. Inda rabbihim, inda rabbihim, or min, sa di, tago mo sa da, min dafi'a, min dafi'a, nasa likod ako ng ngipin, pagitan ng gilagid at dulo ng ngipin, hindi ako nasa pesto ng nun, sa pesto ako ng da, min dafi'a, pag binigkas mo, doon ka agad, automatic, okay? So ito, kinwanun da, kinwanun daniya, kinwanun daniya. So may napansin kayo rito? Nun sukun, kinwanun. Kasunod niya, wala siyang gunda. Wala siyang income. Diretso ako para siyang idhar. See? Ang tawag dito, idhar mutlak. Absolutely idhar. Pero bakit ganun? Nun waw to eh. Di ba pagkasunod ng nun sa sukun ang waw ay mayroong gunda at ang nun nagiging waw? Ito ay exemption, aabot tayo dito, insha'Allah. Okay? So, so tandaan ninyo, anuman nun, tanwin man ito, no? Ito man ay sakin, nun or tanwin, ito man ay nasa sentro o sa dulo, o itong mga un-an-in, kapag kasunod niya ang mga letter ikhfa, itong mga letter na ito, dyan nyo ipipwesto ang nun sa mga makhraj nito. Okay? So, punta tayo sa halimbawa itong mga takhim, ang puntaan natin muna ang Q. Okay, Q. Punta tayo sa Q. Tapos ang cup, itong malima, itong cup na ito, malipis. Cup at saka cup. See, tignan natin ang dating nila. So, ida, sa Q, wa, ida, then, nun. Wa, idan. Okay? So, wa, idan, kalabu. Wa, idan, wa waidan kalabu kalabu. Okay. So, titignan mo ito ngayon. Ito, mamamatay na ito. Dahil mayroon lang una. So, sa kadadiretso, nun sukun. Anong kasunod ng nun sukun? Anong kasunod ng nun sukun? Yung sakinan? Anong kasunod niya? Kok. Anong umahawak sa kok? Ikfa? Idgal? Iklab? O didhar? So ito ay Q, nasa ikfa siya. So ano gagawin ng nun? Kung ito ay ikfa, nagtatago ang nun sa lugar ng Q. Paano ang Q? Kop. So doon ka dapat. Kapag binigkas mo, waidang, see, nasa kop na, Q na ako. Waidang, see, Q na yan. Waidang, instead na waidan, no. Waidang, kalabo, see, pag binigkas mo, nasa Q ba eh. Kasi automatic, pag idan mo na, instead na doon ka sa idan, nasa Q ka eh. Idang, pinumili ito, parang may NG ko na rin. Hindi, parang may NG, di ba? Wa idang kalabo. See? Nakikita nyo? Itong cup na ito, manipis ito. Hindi katulad ng Q. Like for example, magbigay tayo ng sample dito, no? Moon karun. Like for example, moon karun. Okay? Moon karun. Moon karun. Mungka ron, okay? Mungka ron. So, ito ang nun. Kasunod niya ang K. So, kasama ang K sa mga ikfa. So, magtatago ang nun sa letter K. Paano ang K? Ke.
Cat. So, dyan ka lang. Manipis lang siya. Hindi ka tulad ng hawk. Sa pagtapkim, talagang nakabilog yan. See? Palaging full mouth. Pero ang cat, hindi. Nipis lang yan eh. Cat. Pero nakadikit din ang likod ng yung dila sa likod ng malambot na bahagi ng bato ng ating mga ngalangala sa likod. Parang Q. Kaya lang Q. Oh. Pero ka, hindi. Cat. So, dito ka ngayon sa ka, magpipesto. Ming sinakina, kasakina ko. No, si mung karon si mung wala ko sa mun no sa key ako mung tumago doon ng nun sa key sa pesto ng makrats ng key mung karon no iba yung mun karon that's wrong dapat sa pesto ka ng key mung karon si dahil yan ay ikhfa ang nun ay nagtatago siya sa kasunod ng mga ito ibig sabihin hindi mo babanggitin ng mun kundi ang kasunod ng mun o nun sa kinoon man tamim nandito dito ka pupwesto dito ka pupwesto okay another example Q woman kudira see woman kudira okay so woman kasunod niya Q tago pa sa Q wamang kudiro si wamang hindi sa waman kudiro no. Wamang nasa Q na ako wamang kudiro si okay so dadako tayo sa isa pang mga tapkim like for example letter to okay so letter to ito ay matigis lang dito itong to na ito okay like for example sabihin natin intaliko. Okay? In o di po. Nun. Intaliko. Okay. Nasaan ang nun? Tapkim. Okay. Anong kasunod niya? To. So, kung kasunod niya ang to, ito ay tapkim. So, makikita nyo ang nun magiging malaki dito. Dahil pagkapepesto siya sa to. So, paano pesto ng to? Si nakapag-pull siya. Pull. See? Ang apat ito na pinaka-pull at ang labi ay lalo sa nakadikit sa taas. Except ko, ka at saka gain. Itong apat ito, bo at saka sod, bod at saka po. Ang mga ito, pull na nakadikit sa taas eh. Bo, po, bo, sod. See? So nakadikit lahat ang nakanganga, naka-pull mouth, din nakadikit lahat ang alos dila sa taas ng ngalangala. So, nakapesto itong po na ito sa pesto rin ng ta tsaka da. Ang ta, sa likod ng ngipin. So, ta, at tsaka da. See, alos tumutusok sa pagitan ng gilagid at ngipin. Ta, da. Doon din ang ta, kaya lang full mouth. Po. So, doon ngayon ang Q, ang nun, magtatago sa po. Okay, paano mo pabasahin yan? In, see, nakabilog na sa to na ako. In, toki ko. See? In, hindi yun. In, to, hindi yun. Nasa to ka agad. In, toli ko. So, ang nun nagtatago siya sa to. So, kapag ang nun ay pinasundan niya ng tapkin, so, do, to, do, ko, makakaasa ka. Ito ay heavy. Heavy sounds. Ito ay magiging tapkin. Ay, kapag hindi mo ginawa ang maging heavy yan, ang hams ay mali. Mistake, major lahan, major mistake ang mangyayari. So, tandaan natin, anuman nun, anuman nun, tangwin man, patsadam matay, kasratay, patsatay, porsakin nun, center man, o huli man, kasunod niya ang mga ikhfa letters, 15 ikhfa, ba, binigkas mo yung nun na yan, kung ang kasunod ay ta, doon ka sa pesto ng ta, kung ang kasunod ay sa, doon ka sa pesto, izan, so, yung jim, jim ka. Kung sa da ka. So, za, izan, za. See? O kung sa sin, sa sin ka. See? Izan, o sa sin, izan, sin. Izan, nasa sin ako. Izan, siya. Okay? So, sod. Ito, malaki na ito. Izan, so. See? Idong, do. Idong do, idong kagat, idong zo, see? Pumupesto ka, idong, kyo, o,
idong ka. See? Okay. So, yun ang ibig sabihin ng ikhfa. Nagtatago ang nun sa mga letra ng mga ikhfa. Okay? Now, gusto ko kayong bigyan ng tip. Of course, dahil baguhan tayo, baka hindi natin basta makuha ito, okay? Before na dumako ko ako sa mga exemption, o dakuhan ko muna kaya ang exemption bago ko ibigay ang mga tip. Okay? Okay, exemption tayo. Bigay natin ang exemption na kung saan makikita nyo exemption ito. Idgam at gunna, pero walang idgam, walang gunna. No idgam, no gunna. Ang magaganap, no idgam, no gunna. See? Walang gunna, walang idgam ng magaganap, pero ito ay letra ng mga idgam. Rules ng idgam. Pero dahil ito ay exemption, ang rules ng nun saking at tangwin na ito, kahit na idgam at may gunna, walang idgam na magaganap at gunna. Three exemption. Number one exemption. Kapag ang nun sakin o kaya tanwin, no, ito man ay sasabihin natin ang mga letrang kasunod niya ay idgam. Tulad ng wow. Tulad ng wow. At saka ya. So, may man. May ya siya. Mau. Miu. Mau. Di ba? See? Pero kung ito ay kasama sa wow, one word. One word ng nun. Kasama siya sa isang salita lang, word. Magkasama sila ng nun sakin. No? So, dito, walang magaganap na gunna, walang magaganap na idgam. Ang tawag dito ay idhar mutlak. Absolutely idhar. Diretso lang, clear lang. Like for example, apat na beses ito nangyari sa banal na Quran. Okay? Kin. See? Kin. Yan ang sukun. Then, ang kasunod niya ay wow. Kin, wa, nun. See? Kasunod ng nun sukun ay wow. Pero bakit hindi kiwanun? Dahil magkasama sila sa isang words. Kapag ang nun sa akin ay kasunod niya wow or ya, walang mangyayari. Absolutely idhar. No? Absolutely mutlak. Idhar mutlak. Absolutely clear mo babasahin ito, parang idhar lang. Yung idhar na hamsa, ha, at saka yung kasama dito ang aingan at saka ha. Parang ganyan yan. So, babasahin mo yan, hindi kinwanun, no? Kinwanun. 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 Diretso lang. Exemption yan. Walang gunna. Bagamat rules ng nun at saka wow, gunna, idgam. Pero dyan, mawawala yan. So, four times nangyari sa banal na Quran, ang number two ay sinwanun. Ang number two ay sinwanun. See? Sin wanun. So, magkasama sila. Magkasama sila sa isang word ang wow. Kaya wala itong gunna or idgam na mangyayari. Ang saya, nangyari din ang saya ad. See? Ad. Dun. See? Yun ang sukun. Ad dun ya. See? Ad dun ya. Lagi natin. Ad dun ya. See? So, kung makikita nyo dito, ito ang sukun. Nun. Kung makikita mo, sakop yan ng idgam. Nun, kasunod niya ang ya. Dapat basahin natin, aduyano. Dahil magkasama sila sa isang one word, pagkasunod ng nun sa akin ay ya or wow, absolutely idhar. Clear. Basahin niyo lang, adunya. Adunya. At ang isang nangyari ay bun ya. Bun ya. Bunyanun. Okay? Bunyanun. Yan, nangyari sa banal na Quran yan. So, nasaan ang nun? So, yan. Anong kasunod ng nun? Ya. Actually, ito yung sa idgam. Kapag kasunod ng nun, ay ya, yarma nun. Ay mayroong nun na magaganap. Bun, yung bun, o buyan. Ano? Hindi mangyayari yan. Dahil exemption ito, dahil kasama siya sa one word ang why, kasunod asama ng nun, ito ay clear mong babasahin, bunyan. Yan ang exemption. Magkasama sila sa word. Kapag ang nun sa akin ay kasunod niya ang wow or ya, walang magaganap na idgam, walang magaganap na gunna, idhar, mutlak, absolutely clear mong babasahin ito. Okay? Number two, exemption. Number two, exemption, walang mangyayaring gunna
at walang mangyayaring idgam kapag ito ay mukataat-taat, mukataat. Yan ang mga letter na Yasin, see? Yasin, or kaya Lun, see? Walang magaganap dyan na guna or idgam. Like for example, tingnan natin. Yasin. Ya, okay, Yasin. Okay? Two count, six count. Alam na natin paano six count at two count yan, okay? Okay, pinag-aralan natin yan. Balikan nyo na lang, alhamdulillah, kung nakalimutan nyo doon sa mga topic natin. So, then, ang kasunod niya, Yasin, then may number. One, then, Wal, Kur, Wal, Kur'anil, Hakim. Or Kur'anil, Hakim. Okay? See? Kung tutuloy mo ito, pwede ka tumuloy sa Quran eh. Yasin, Wal, Kur'an, see? Na kung niliwat natin ito, anong sulat ito? Ya, to count, then sin. Sin. Sukun. See? Anong huli ng sin? Nun sukun lang katulad niya? Wow! Kapag ang nun ay kasunod niya, ang yarmalun. Wow! Ito ay may idga, may guna. Pero sa pagkakataong ito, hindi po pwede ang magkaroon ng guna at idgam. Ito ay exemption. So, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Instead na Yasin, wal Qur'anil Hakim. No, exemption. Like for example, Nun. See, number one, Nun. Or kaya magkasama pala ito, Nun. Ang lapang number ito, magkasama mismo sa isang ayah ito. So, Nun. Wal-kalami, wama yasturun. See? So, paano isusulat ang nun? Nun. See? Ano ang huling letra niya? Nun sa akin. Nasunod niya mo. Dapat nun. No. Dahil ito ay mga mukataat letters. No? Ito ay hindi pwedeng bigyang idgam o kaya naman ng gunna. So, babasahin mo ito. Nun. Wal-kalami wa ma yasturun. See? Hindi pwedeng nun. Hindi po pwede. Tandaan yan. Exemption ang mga yan. Number 3, exemption. Kapag sa mga sak, yung mga sak yung bigla mong ipopus ang yung breath. No? Ibigla mong ipopus ang yung breath. Tapos bigla mong ihihinga. Ito ay nangyari. Halimbawa, like for example, nangyari sa darating tayo sa rules ng sakto ang sak, no? The sak, okay? Yaon, sa ayat 27 ng Suratul Qiyama, nangyari ito, like for example, wakilaman, see? Wakilaman, okay, man, then, rock, okay, rock. So, makikita nyo dito, mayroon nakalagay doon na parang sin sa taas nito. So, ang sign na yan, ito ay sak. Ibig sabihin, bigla kang i-stop pero hindi ka hihinga. Then, bigla ka mong ibibigay ang iyong hangin. No? Bigla kang mag-i-stop at bigla kang magpo-pause. Pause ka, pause breath. Then, walang hinga-hinga. Then, bigla mong sasabihin ang kasunod niya. So, ito ay mayroong apat na wajib na required. Ang wajib apat at tatlo, dalawa ang jais o permissible. So, inshallah, tatakuan natin ito pagkaano yung rules ng sak, no? Yung pag-post ng breath, no? Hindi ka hihinga. Like, for example, ito, wakila man. So, ito ay nun, kasunod niya ang ro. So, dapat wakila mar, di ba? Pero pag mayroong sak, post of breath, hindi po pwede. So, wa, ito, then sakali natin. Wakilaman. See, pause ako. Pause, walang hihinga. Wakilaman. Rock. So, ganun ang rules ng sak. Titigil ka ng walang breath, walang hinga. Then, ibabagsak mo ang kasunod niya. So, instead na wakilamar, rock. No, wakilaman. Wakilaman. Rock. Waan nahul firak. See, nakita nyo ang sak. So, ganyan ito. So, ibig sabihin, kapag mayroong sak, mayroong pause of breath na hindi ka biglang hihinga, pupause ka lang, walang hinga-hinga, then babagsak mong kasunod, hindi magaganap ang idgam o gunna na rules. Walang magaganap na gunna o
idgam na rules. So ang tatlong sinabi natin ay exemption, kapag ang wow at ya kasama ng nun sakin sa isang words, hindi magaganap ang gunna at idgam. Kapag ang mga letra mukat taat, yasin, nun, o ano pa man, kapag sila ay nasa kalagay mukat taat, na kung saan pinag-aralan natin nakarahan ito, so kahit na wow, ano pa man kasunod niya, ya, ano pa man, walang magaganap na ang gunna at idgam. At kung mayroong sak, po sobret na hindi ka nga bigla ka mag-post. Man, walang hingay nga, tapos babagsak mong kasunod. Man, rako. So, exemption din ang mga pang nakakakita kayo sa Quran ng mga ganyang sign sa tuwid ng mga aya, nagpo-post breath kayo. Okay? Insha'Allah, malalaman niyo rin yan. So, ito ang naging paksa natin sa kabuuan ngayon. So, insha'Allah, alam na natin ngayon sa araw na ito kung ano ang rules ng idgam o kung ano ang rules ng idar, ikhfa, at ano ang rules ng ikhlab. So alhamdulillah, sa ganito ay alam na natin i-apply ang mga ito. So inshallah, sa pabalik-balik lang. At ibibigay ko ang tip sa inyo kung nahihirapan kayo sa, parang nakalimutan ko to, bibigyan ko kayo ng tip paano malaman nyo may ikhfa, may idgam, may gunna, may idar, o may ikhlab. Paano malalaman, bibigyan ko kayo ng tip sa susunod na series inshallah, para sa lahat sa mga baguhan, para malituman kayo, alhamdulillah, may tip kayo hinggil sa mga harakan ito o mga sign. Ito ang magiging tip ninyo, paano nyo malalaman mayroon gunna, may idgam, may ikhfa, may ikhlab, o wala, o idar lamang. Alhamdulillah, inshallah. Wa akhirat alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.